Hello mga sir, I'm June and this is Calmatech TV. Another tutorial tayo mga sir, another video, Ricoh Officio MP2000. Mga sir, copy quality tayo ngayon, black lines. So tuturo ko sa inyo kung paano linisin yung optic section, paano tanggalin ng top glass, at paano punasan yung exposure lamp at yung mga mirrors niya. Don't forget to like and subscribe sa channel ko mga sir, Calmatech TV. Start na tayo mga sir. For this video, check tayo ng copy quality. Ricoh Officio MP2000. So ito yung mga sample copies na mga sir, black lines. Ang suspect natin ngayon is optic section. So ang copy niya is ganito. So para ma-confirm kung optic section ang sira, nag-enlarge copy ako. Ito yung lumabas. So umusog yung line. So ibig sabihin may problema sa optic section. So nag-reduce copy naman ako, ito ang lumabas. So lalong umusog pa rin yung line. So ibig sabihin optics yun. Meron kasi tayong problem sa drum na kapag may lines yung drum, pag nagka-copy kayo, yun at yun pa rin yung lines. Mag-reduce o mag-enlarge ka man, hindi siya magbabago ng lugar. Doon pa rin siya. So sa case na to, pabago-bago yung pwesto ng black lines pag ni-reduce at pag in-enlarge. So ituturo ko sa inyo kung paano linisin yung optic section. Tatanggalin muna natin yung scale mga sir. Ito yung width scale nya saka yung length scale. So may dalawang screw, tatanggalin nyo lang yan. Angat nyo lang. Meron siyang target glass ng balik. May guide siya. So, rinisin niya rin to. Tatanggalin nyo rin itong length scale. So yun, naangat nyo lang. So matatanggal nyo na yung glass. Angat nyo lang dito. So naka-insert lang yan sa ilalim nitong cover na to. Hahatakin nyo lang yung optic section papunta sa forward. So ito yung optics nya mga boss. Nirinisin nyo lang yung ilalim nito. Nirinisin nyo lang ilalim yan. So lalagyan mo lang yung basahan dito sa ilalim. Yun. Okay. Huwag masyadong madiin. Ayan. Huwag mo lang masyadong madiin. Okay. Tapos yung ilalim. Ayan. Pupunasan nyo lang yan. Pupunasan nyo lang yan. Okay. So yung lamp, punasan nyo rin. Ayan. Okay. Check nyo rin kung maganda yung scanning nya. Kung walang sinasayaran. Ayan, hanggang dulo. Ayan. Okay. So pag wala namang sinasayaran, so okay na siya. So kahit hindi rin siya ibalik sa home position nya, so pwede na yung ganyan.
pag inon ko yung machine, babalik naman siya ng kusa. So, balik natin yung top glass. Check natin yung copy quality. So, balik natin yung top glass. Ipatong lang natin dito. Saka dito. Saka dito sa plastic. So, yan. Tapos baba niya. So, kapag yung top glass nasagad nyo na doon, ibaba nyo lang, papantayin na yan siya dito. So, lagay natin to. So, yung guide niya. Dito. Isuot nyo muna sa loob. Yun. So, sagad lang siya sa dulo. Tapos papasok nyo sa loob. Tapos yung target glass, dininisin nyo to. So may makikita kayong guide dito, may guide din dito. I-align nyo lang siya sa guide niya. So yan. Ipapasok nyo sa loob to. Dito sa loob. Tapos baba nyo. So, kailangan lumapat siya sa top glass. So, yan. Lumapat na siya. So, balik nyo na yung screw. So, ispray nyo lang ng alcohol. Pag tinurn on natin yung machine, kusang babalik yung scanner sa home position. Try tayong mag-copy. So, ito yung copy natin kanina. So, ito yung copy niya ngayon. Normal copy. 100%. Try natin mag-enlarge. So, ito yung enlarge copy na. So, wala nang guhit. Try naman natin ang reduce copy. So, ito yung reduced copy niya. So, wala nang guhit. Yan mga sir. Na-check natin yung copy quality. Na-check natin yung optic section. So, okay na siya.